Abiso naman po mga kapatid, posible raw pong mag-brown out ngayong gabi sa ilang mga lugar sa ating bansa. Isa sa ilalim kasi ulit sa red alert ang Luzon Grid. Nasa front line ng balitang yan si Elaine Fulencio. Alas 2 hanggang alas 4 kaninang hapon ng isailalim ang Luzon Grid sa red alert. Ibig sabihin, kulang na ang kapasidad para matugunan ng peak demand ng kuryente sa buong Luzon. Ibinaba naman ito sa yellow alert pagsapit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dahil sa manipis na supply ng reserbang kuryente. Ibabalik ang red alert status mula alas 7 at magtatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 12,468 megawatts ang inaasahang demand sa kuryente, pero 12,186 megawatts lang ang meron, kulang ng 282 megawatts. Dahil dyan, nag-abiso ng Meralco sa posibleng rotational brownout na tatagal ng 10 hanggang 15 minuto. Sa unang red alert, umabot sa 300,000 customers sa Metro Manila, Rizal at Cavite ang naapektuhan. Patuloy raw nilang babantayan ang sitwasyon kapag itinaas na muli ang red alert mamayang alas 7 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, minomonitor at nakikipag-ugnayan na sa NGCP ang Electric Power Industry Management Bureau. Kinumpirma ng ahensya na pumalya ang Bolo Masinloc 230 kV Transmission Line 2 na nagresulta sa pagbagsak ng Masinloc Units 1 at 2 na naging dahilan kaya inilagay ng NGCP sa red at yellow alert status ang Luzon Grid. Apektado rin ang pag-e-export ng kuryente sa Visayas kaya isang oras ding naka-yellow alert doon mula alas 5 ng hapon. Binigyan ng DOE ang NGCP ng isang araw para magpaliwanag kaugnay sa sanhi ng pagpalya ng transmission line. Pagtitiyak ng DOE sa publiko na gagawin nilang lahat ng paraan para maiwasan ang mga brownout. Pero panawagan din nila magtipid sa paggamit ng kuryente. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Inalis na sa red alert status ang Luzon Grid ngayong gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kaya na nilang tugunan ang demand ng kuryente. Pero nanatili pa rin manipis ang reserbang supply kaya nasa yellow alert status pa rin ang Luzon Grid hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Kaya wala na pong ipapatupad na rotational brownout. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.